everyone. I am Ms. Aravinis Ocampo, a hospitality management instructor. Welcome to my class. Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. So again, this is Ma'am Ara and welcome to our class THM01 Macro Perspective in Tourism and Hospitality. So hello to my hospitality and tourism management students. So for today's video, we are going to talk about the latest trends in tourism and hospitality industry. So, as we've come up with a lot of lessons last year, so we've already talked about the components of tourism and hospitality, the history of tourism and hospitality, the different organizations within these two industries, of course, and a lot more about tourism and hospitality. Now, it is time for us to discuss what are the latest trends in the field of tourism and hospitality. But before that, let us first define the word trends. Okay, so pag ba narinig natin yung word na trend, ano ba yung usually naiisip natin? Usually, ito yung mga pag sa social media, sabi nga nila, trending. Or nagkakaroon ng trend. Ganon din naman sa fashion. Diba? May mga trends din pagdating sa fashion, pagdating sa pagkain, pagdating sa mga bagong gamit, whether clothes, mga bag, or mga shoes. So, andyan yung word lagi na trends or trending. So, when we talk about the word trend, if you're going to search it, it means a general direction in which something is developing or changing. Ibig sabihin, merong pagbabago. May movement. It's either it is developing for something na mas ikakaganda ng isang bagay o kaya naman it is something na nagkakaroon ng shift. Okay, may pagbabago, may change of direction na tinatawag. Kaya nga 'di ba, kapag nagkaroon ng trending pagdating sa specific news, 'di ba ito yung namo-move yung attention ng mga tao na doon mag-focus sa trending news na yun. Kasi yun yung bago. Kumbaga, yun yung updated na mga information na kung saan doon na focus yung attention ng bawat tao. So, ganun din naman sa field ng tourism and hospitality. May mga trends din na dapat tayo or kayo as future hospitality and tourism professionals, dapat aware tayo sa mga trends na to. So, dapat lagi tayong updated para sa ganun hindi tayo nahuhuli. Okay? O yung tinatawag natin na outdated or parang huli na tayo sa balita. Huli na tayo sa kung ano nga ba yung nangyayari sa industriya natin. So, now, let's ask, why is it important to keep up with the latest trends? O sa tingin ninyo, you have to think in a few minutes or seconds. Sa tingin nyo, bakit ba importante na nakakasunod tayo sa trends? With regards to hospitality and also with regards to tourism industry. Di ba parang sa balita lang? Sabi nga, dapat hindi ka nahuhuli sa balita. Dapat lagi kang updated. Dapat lagi kang, kumbaga, alam mo yung mga latest news and latest happenings sa paligid mo. Okay? Especially in our industry, hospitality and tourism, it is very important na tayo po ay updated lagi sa mga latest trend. Okay? Because it will give us the best possible chance. Okay? Para mas ma-reach natin yung ating target audience, yung ating target market, at kung ano yung gusto nating i-convey sa kanila. Okay? For example, sa field ng marketing, paano mo ipopromote ang isang produkto kung hindi ka updated sa mga dapat na ginagawa sa pagpopromote ng isang produkto? Nakastick ka pa din doon sa dapat namimigay ka lang ng flyers, nagpo-post ka lang ng tarpaulin sa mga iba't ibang lugar, hanggang doon ka lang kasi hindi ka updated sa latest trends. Now, if you are updated, mas ma-enhance mo pa yung promotional skills na meron ka. Mas ma-reach mo pa yung ibang target market, okay, na gusto mo sanang ma-reach. Okay? So, in this case, kapag tayo ay updated sa mga latest trends,
mas nai-embrace daw natin yung mga makabagong teknolohiya. Okay? Na kung saan mas napapaganda ng new technology na to yung operation ng ating business. At kapag napaganda niya yung operation ng ating business, it will also enhance the customer experience. Kaya nga 'di ba nowadays, kung makikita natin, marami ng ways para mas mapaganda natin yung customer experience. Pagdating sa way or sa mode of payment, pagdating sa mode of delivery, 'di ba nakikita natin na before puro dine-in and take-out lang. But nowadays, mas nag-level up na kasi nag-e-exist na yung mga food app or mga food delivery services such as Foodpanda, Grab, Mangan, Jex Movers, and so on. So, ibig sabihin, nag-a-update, no? Kumbaga, nag-a-upgrade yung level ng tourism and hospitality. Now, ano yung consequence? Kapag hindi tayo naka-keep up sa mga latest trends na to, kapag nagpahuli tayo, may mga negative consequences yun. Okay, may disadvantage. Of course, malalamangan ka ng mga competitors mo. Sila updated na, ikaw outdated pa rin. Okay? Ikaw nandun ka pa rin sa makalumang sistema, sila ina-adapt na yung technology. So, it means binibigyan mo sila ng clear understanding na, ah, okay, ito palang company na to, eh talagang walang balak na mag-upgrade ng kanilang technology or ng kanilang system. No wonder na hanggang ngayon, isa palang yung branch nila. Eh tayo, madami na yung branches natin. Okay? So, kapag ganun, it will lead sa business failure. So, pupwedeng hindi talaga magtagal yung business mo, whether it is a travel agency, a restaurant, a hotel, or a small coffee shop. Okay? So, ibig sabihin, may tendency na hindi siya maging successful kasi hindi natin in-adopt yung mga latest trends. So, those are the reasons kung bakit importante talaga na as a hospitality and tourism professionals in the future, huwag tayong matakot sa changes. Huwag tayong matakot sa mga latest trends, sa mga latest happenings, because it will give us the chance para mas mapaganda pa yung particular endeavor or particular situation na meron tayo. Okay? So, I hope you're still with me. Next, so katulad ng nabanggit ko kanina, para mas mapaganda natin yung ating operation. So, this will include marketing efforts and hospitality processes. Okay? So, the lifeblood of your business also depends upon your marketing efforts. Pag tamad kang mag-market, tamad kang mag-promote, kasi ang tingin mo sa business mo ay kayang mag-stand alone, pues hindi ganun all the time. Okay? Eh sige, wag na nating i-promote yung business ko kasi sikat naman yung may-ari and all that. Pero lahat ba ng oras or sa lahat ba ng oras sikat yung yung owner? Syempre hindi naman. So you really need to invest sa marketing. That is why a lot of businesses, whether it is hospitality or tourism business, kumukuha sila ng mga ambassadors, ng mga influencers, 'di ba? Para yun yung magsisilbi na additional weapon nila para mas ma-promote pa yung kanilang business. Okay? So sabi nga dito, it will further improve our customer experience. Okay? Mas mapapaganda natin. So, disadvantage of being outdated. So, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina. So, yung mga kakumpetensya natin, so, magkakaroon sila ng advantage compare sa'yo. At magkakaroon ng eventual failure sa business. So, there are 5 hospitality trends being accelerated by COVID. Okay? So, since 2020, na-experience natin yung pandemic. And nowadays, medyo humuhupa na siya. Although may mga sub-variants na nakikita natin na nakaka-apekto sa China kasi tumataas yung cases nila. And the Philippines is somehow... kumbaga may fear or meron pa rin tayong worry na
paano kung makapasok ulit yung variant na yan? Or if nakapasok na, how are we gonna control it given the fact na unti-unti nang nag-o-open, no? Unti-unti nang bumabangon ulit yung ating industriya. Okay? So due to COVID, mas na appreciate natin, ano? Mas nag-accelerate, nagkaroon ng pagbabago pagdating sa safety and hygiene. Okay? So bakit nagkaroon ng ganun? Mas naging kumbaga, mas nag-exert tayo ng effort pagdating sa kalinisan, pagdating sa orderliness ng ating pinaka-establishment. Kasi dito nagkaroon tayo ng mga provisions, nagkaroon tayo ng policy na dapat merong body temperature, meron tayong mga alcohol na ilalagay, may mga protective equipment, merong social distancing, there is a provision na dapat nakasuot ka ng face mask, and so on. Okay? So next, contactless payment. Okay? So because of COVID, hindi lang tayo basta nakastick sa cash on delivery lang. Diba? Kapag umu-order tayo sa Shopee ng mga supplies, kapag umu-order tayo sa restaurant, hindi naman necessarily na pumunta tayo doon sa pinaka-restaurant and then we have to pay cash. Nowadays, marami ng modes of payment. Pag sinabing contactless, hindi kailangan na face-to-face yung payment. Okay? Pwede tayong magbayad through debit card, pwede tayong magbayad through our credit card. And of course, yung pinaka-trending nowadays is yung paggamit ng mga online contactless payment app. For example, yung GCash, yung Paymaya, yung PayPal. So, nagagamit na natin yan na anywhere we go, okay, kung may gusto tayong i-purchase at itong establishment na to tumatanggap ng GCash payment, then therefore, we can transact with them. That is why kapag magbubook ka ng hotel, magbubook ka sa travel agency, so meron silang mga option na pwede kang magbayad, pwede mong isettle yung inyong transaction through this contactless payment. Less hassle, mas convenient. Okay? Next, voice search and voice control. Okay, so ano naman tong voice search and voice control? Nowadays, because tayo, okay, ay high-tech na nga, kung tawagin, ginagamit na natin yung mga options sa ating mga mobile phones, sa ating mga gadget, na instead of us typing yung gusto nating i-search, we can already use this voice control or voice search method. Okay? For example, if you have, let's say, iPhone. Sa mga iPhone user, kilala nila si Siri, or si Siri rather. Pag naman Android user ka, andyan si Google Assistant. Okay? Na pwede mong basta-basta na lang silang kausapin. Okay, for example, Siri, openbooking.com. Okay, kung sana siyang o-open yung booking.com na application mo. Siri, open Agoda application. So, kung sana siyang mag-o-open. So, in short, itong mga artificial intelligence na to, okay, itong mga application na to, itong mga makabagong teknolohiya, mas pinapadali yung buhay ng mga customers, ng mga turista. Another thing, 'di ba? Because of voice control, andito na yung nakikita natin sa mga television, sa mga sikat na artista na tinatawag na nila si Alexa. So sino si Alexa? Okay, for example, you want to turn off the lights sa hotel room mo. Eh, tinatamad kang pindutin yung pinaka buttons doon. So, gagawin mo, Alexa, turn off the lights. Automatic, magta-turn off yung ilaw doon sa loob ng hotel room mo. You want to play a music? Alexa, play I Love You So Bad by Lainey, for example. Okay? So, automatic. Okay, magpe-play yung gusto mong song na ipa-play kay Alexa. Okay? So ganun na siya ngayon ka-highlight. Okay? Or ganun na siya ngayon ka-high-tech rather. Okay? Next, enhance F&B delivery at home. So yun yung nabanggit ko kanina. Through the use of food delivery app such as Foodpanda, Grab, Mangan, Jex Movers na available dito sa Kabanatuan except Grab. Okay, hindi na natin kailangan pumunta dun sa mga restaurant.
Okay, although hindi naman lahat ng restaurant ay may Food Panda, pero majority of them are attracted, no, to partnered with Food Panda. Kasi nakita nila yung need ng mga tao, ng mga customers, na mas prefer pala nila ngayon na mag-order na lang through food delivery app. Kasi less hassle na pupunta pa sila dun. Okay, so ganun din naman, mamamasahe ka. At least ito, okay, i-deliver right away from your door. Okay, the difference is, yung mga iba't ibang stores, okay, sa mga food delivery app na to, meron silang patong doon sa price mismo. Okay? So, 20 to 10% minsan or 10 to 20% yung kanilang patong doon sa presyo. Kaya kung makikita nyo, iba yung price sa physical store compared kay Food Panda. Ganon din naman sa mga fast food. Pero ang kagandahan lang sa mga fast food chain na available kay Food Panda, hindi ganun kataas yung patong nila. Okay, sa mga prices. We also have robots in hotel and restaurant setting. So kung napansin natin ngayon, 'di ba, sa McDonald's, sa Jollibee, yung mga fast food chain, ang nagsaserve na ng pagkain ay mga robots. Okay, ilalagay lang nila doon and then naka-program na 'yon. Okay, kung saan pupunta, kung saang table pupunta. Ganon din naman sa side ng hotel industry. So instead na si room attendant or si housekeeper ang magdala ng request towel ni guest, yung robot na ang magdadala doon sa particular room. Of course, that robot is already programmed. Okay, naka-program na yun, na yun ang kanyang gagawin. Okay, so it means less interaction na ng tao sa guest. Okay, of course, may mga pros and cons, ano, itong mga trends na to, which later on we will discuss and we will realize. So, ano pa yung ibang trends that shapes tourism and hospitality industry? So, andito yung tinatawag nating leisure travelers and hotel work spaces. So, ano ba tong leisure travelers? It is a combination of business and leisure traveler. Nowadays, kapag businessman ka, hindi lang naman yung business side ang iniintindi mo kapag nagpunta ka sa isang destination. Normally, after your seminar, after you close the deal with a particular person or company, andyan yung maglilibot ka. Diba? Andyan yung magtitingin-tingin ka ng iba't ibang mga shops, mga store. Andyan yung magtutour ka. Pwede kang mag-extend ng tour mo para after your business deal, pwede ka namang maglibot. So, it's a change of work environment as well. So, yung mga different hotels, nakikita natin na hindi lang sila basta hotel na pwede mong tulugan, but rather, pwede ka rin mag-work dun. Kasi may mga amenities din sila and facilities wherein na itong mga business travelers na to, pwede nilang magamit yun for their work or for their job. Next is another trend, yung holistic hospitality, health and well-being. Okay? Nowadays, because of COVID, nauso yung mga therapeutic services na in-offer ng mga hotel. Okay? Nauso yung mga iba't ibang mga wellness services. So, yung mga spa facilities, mas na-appreciate ng mga tao. Yung mga health diagnostic technology na kung saan mas naibibigay natin yung needs ng mga tao na may kailangan with regards to healing, stress management, emotional balance, mindfulness, and better sleep. Kaya nga yung iba, di ba, nagpupunta sa Bali, Indonesia. Normally, doon kasi sa Bali, based sa mga nakikita kong mga Instagrammers and mga vloggers, pumupunta sila doon not just to visit the top destinations in Bali, but also to acquire treatment, no? Lalong-lalo na si Ellen Adarna. Nakita ko siya before na parang meron siyang pinagdaanan na may kinalaman sa mental health. So, dun siya, nag-therapy, if I'm not mistaken, ano, sa Indonesia. Kung gusto mo mag-yoga, ganyan. So, may mga hotels or accommodation na nag-o-offer ng mga wellness and spa, no? Na may kinalaman sa pagpapaganda ng ating well-being. Next, digitized guest services. O, nowadays, sabi ko nga kanina, highlight na lahat.
Normally, it is the system, it is the technology that controls, no, yung mga ginagawa natin. So, nagiging automated na, okay? Mas nagkakaroon na ng magandang experiences yung mga guests natin. For example, pwede ka nang mag-check-in sa hotel through mobile. Pwedeng self-check-in na siya. Okay? Ganon din naman sa mga airlines natin. So, meron yung self-check-in, contactless payment, may voice control na, may biometrics na, hindi mo na kailangan magsulat sa DTR. So, yun yung ilan sa mga nakakapagpa-enhance ng guest and of course, employee experiences as well. Solo travel. Okay? So, in this age daw, a lot of people don't mind spending time alone. Okay? So, because of COVID, because of this pandemic, naging trend na din yung mag-travel ka alone. Okay? I mean, there's nothing wrong in traveling alone because somehow, you will know yourself better. Kung hanggang saan yung kaya mo, you will try to fight your anxiety, your frustration. Kasi syempre, hindi rin madali na mag-travel alone. So, dun mo ma-experience yun. At isa yun sa mga naging trend, no? Yung traveling by yourself. Okay? Next, sustainability. So, because of COVID, dahil nagkakasakit na nga ang mga tao, ang daming mga naapektuhan, maraming mga namatay, marami din namang mga nakasurvive. So, dito natin mas nakita yung term na sustainability. Aside sa sakit na hindi naman natin nakikita, mas nakita natin yung importance na dapat pala mas malinis yung paligid natin, mas maayos. Okay, so in this case, a lot of hotels, restaurant, aviation industry, airline industry, pinahalagahan nila yung term na sustainability. So ano ba yun? Hindi na sila gumagamit ng mga plastics or they are reducing the use of disposable plastics, yung mga paper consumption. Kaya makikita natin, di ba, gusto mo ba paperless o gusto mo yung ipiprint pa? Okay? So, mas nare-reduce yung mga waste. Nagkaroon tayo ng mga environmental consideration. And also, sa mga iba't ibang mga hotels, for example, sa The Farm, makikita natin na meron silang mga ino-offer ng mga cuisine na focus para sa mga vegan or sa mga vegetarian. Okay? So, nalilesa natin yung pagkain ng meat. But most likely, ang kinoconsume natin is mga organic vegetable. So, part yun ng sustainability. Next is virtual and augmented reality. So, ito na ngayon yung mga trends din, ano? For example, gusto mong mag-book ng cruise ship. Okay, gusto mong mag-book at sumakay sa Disney Wish to experience a Disney kind of vibe habang naglalayag ka sa karagatan. So, pwede mong makita, okay, yung cruise ship based doon sa 360-degree, okay, na virtual tour na ipoprovide nila sa'yo. So, hindi ka pa man nakakasampa sa barko, makikita mo na kung ano yung mga possible na lugar na pwede mong puntahan. Ganon din naman sa mga hotels. Ganon din sa mga tourist destination, no? So, right away, we can virtually see kung ano nga ba yung mga pwede natin makita doon sa destination. Next, traveling less and yung tinatawag na staycation. So, nowadays, hindi naman natin kailangan na pumunta sa ibang bansa agad, ano, para masabing, ay, nakapag-travel ako. Okay, a lot of people, nagiging prefer nila yung word na staycation. No, actually, ako mismo, mas prefer ko yung staycation. Bakit? Magbubook ka lang ng isang lugar, or ng isang Airbnb or isang accommodation and then you can stay there and have fun, enjoy, okay, yung short vacation mo. Okay? So, yun yung sinasabi natin na staycation. It's a short stay na wherein ang goal mo is to relax, to have fun, at hindi yung mag-travel lang mag-travel to the point na mapapagod ka. Okay? Kapupunta sa iba't ibang mga destination. Yung iba ganyan lang ginagawa. Okay, magbubook sila ng isang villa. Sa villa na yon may pool, may mga activities na pwedeng gawin inside the villa
and then dun lang sila magbabakasyon. Okay? So those are some of the trends. Ayan, kung makikita natin sa picture, nakakagutom. But here are some of the 5 biggest food trends in 2022. So makikita ninyo, usong-usong ngayon ano, yung Korean egg drop sandwich. So ang dami niyan dito sa Kabanatuan, we have the egg stop, we have the Yoki Toasty sa Kapitan Pepe, and other restaurants ay ginagawa at in-offer na rin to. So yung burger, makikita natin yung mga donuts na may iba't ibang mga fillings, corn dog, iba't ibang mga tacos. So yan yung mga nagiging trending. Kaya nga ang daming mga stores, mga small entrepreneurs na gumagawa rin ng kanilang sariling version. Of course, sa mga tourist destination, andyan yung sikat na sikat pa rin si Boracay, si Siargao, si Palawan, okay, si Sikihor, Cebu, and so on. Okay? So, maraming mga trends. And in order for us to find out yung mga trends na yan, we need to be socially active. No? Kumbaga sa social media, kailangan updated din tayo sa mga balita na may kinalaman sa hospitality and tourism industry. Okay? So, that's the end of our presentation. Of course, thank you so much sa revfine.com and Hospitality Insights for the information that we've shared today. Okay, so that's it. Thank you so much for listening and have a nice day.